Yo, this is the This is the powerful comics man Gerald Dorado with Chris Bacala podcast. This is So Sound Podcast coming through. Muli nagbabalik. Tabi-tabi lang. Hindi na kami bubusina, motherfuckers. Bahala na kayo masagasaan ang aming mga dila. Parang ang pangit ng ano na yun, analogy. Chris Bacala, kumusta ka naman, paring Chris? Eto, okay naman ako, Je. Busy sa work, busy sa mga kliyenteng mga walang niya. Oo nga, no? Medyo natagalan na naman tayo sa ating, naunsimi na naman ang ating mga recording dahil sa buhay. Kaya nga, life happens. Medyo masaya sana kung anytime pwede tayong makapag-ano, no? Recording. Like kung may transporter, ganun. Okay, kung magkapit bahay tayo, di ba? Mga ganun. O, yung parang kakatukoy mo lang yung bahay, maglalakad ka lang papunta sa bahay. Tapos, Jim, buksan mo na tong pinto. Pero it's been, ano, mga 1.5 years na tayo, no? Nagpa-podcast at... nakakatuwa pa rin itong Sausawan Podcast at lumalaki ang ating mga kasama dito. Kaya nga, itong kultong ito ay palaki ng palaki. Oo. Paunti-unti. Medyo ano lang, no? Ang tinatarget ko ngayon is ano yung tawag dito, yung mga shorts. Kaso ang tricky magpalaganap ng shorts. Oh, paano nabuksan? Nabuksan ba? Ay, nabuksan naku, niya. Si ano? Si Harlo. Teka. Baka nandyan si ano, ha? Si Biggs. Teka, muna. At patayin ako ni Biggs. Harlo, wag mo kong lapain. Itong husky ni Jay. Yaman lang siya dyan. Lalapain ako ng husky. Tatabihan ganyan. Ah, tignan mo tong husky na to. Ito bang husky na to, may lahing wolf, Jay? Oh, eh, well, lahat naman ng aso may lahing wolf. May ano ka ba? Takot ka ba sa aso, Chris Bacula? Hindi. Hindi lang ako marunong mag-alaga ng aso. Oo. Ah, pero ang saya ng mga namin yan. Pero gusto ko sana mag-alaga kaso feeling ko baka mamatay sa akin, Jay. Patabihin mo sa'yo. Come here. Tatabihan. Harlow. Para merong ang... Harlow. Akit yan. Come here. Kaya mo siya dyan. Yan. Pakita mo, Jay. Ako, visit ka, Harlow. Huwag mo ako didilaan, hayop ka. Ako lang didilaan, hindi ako dididilaan, ha? So anyway, itong si Harlow ang guest natin ngayon for this podcast. Natok-tok pa siya. So, ano nagiging problema mo sa pag-aalaga nitong husky? Wala naman. Well, actually, ang husky, it turns out madali siyang alagaan. May mga aso kasi na medyo tricky alagaan eh. Usually mga maliliit, ganyan. Mm. Siguro yung at saka yung mga St. Bernard, eto medyo ano okay naman. Hindi pa siya tumatahol. Hindi masyado. Actually nagsasalita yan. Ganun yun eh. Ganun yung mga diskarte ng mga ano eh, ng mga Sabi niya na may killer instinct daw ang husky. Eh. Ay, yun ang problema. Tama. Kasi itong si Harlow, tuwing makakalabas sila, tawag dito, ilan na yung napatay na pusa niyan. Ah, talaga? Oo, napatay ng pusa yung buisit na Harlow na yan eh. Yung instinct talaga na pumatay, no? Yung iba kasi, yung ibang aso, wala, hindi na lang pinapansin yung pusa. Minsan, hahabulin, di ba? Pero siya talaga habulin para patayin. Oo, papatayin talaga niya. Ilang beses, ang dami niya nang napatay. Minsan kasi, naglalakad kami niyan, makakatakas, matatanggal niya yung leash niya. Oo. Di ba? Minsan kasi may time na lumuwag yung collar, 'di ba? So nakatakbo siya. Ano siya, nakita ko yung kuting na nahuli niya. Kawawa talaga. Ano yan, neck bite? Oh, neck bite tapos ihampas-hampas niya ganoon. Ah, grabe. Oh. Brutal ah. Tapos makikita mo yung pusa, kahit adult cat kaya niyang patayin eh. Kawawa talaga. So every time na nakakalabas 'to, hinahabol ko talaga 'yan kasi una, naaawa ako dun sa mga pusa. Pangalawa, paano kung merong may-ari ng pusa na patayin niya, di ba? So, magkakaproblema pa pero dito. Pero buti na hahabol niya yung pusa, no? Kasi di ba, mabilis din yung reflexes ng pusa. Oo. Pero siya kaya niyang unahan? May mga pusa kasing tatanga-tanga eh. Ah. Yung mga parang hindi niya... Yung iba kasi, sanay sa aso na... hindi na nga pumapatay. Oo. So minsan parang may ikipag, o kaya hindi siya gagalaw. Oo. Diba? Tapos nakalapit na to.
tsaka siya sasakmalin. Hindi niya hindi akalain ng pusa na sasakmalin siya eh. Iba pala kasi ibang oo. Breed to eh. Oo, sanay sila sa Aspin eh. Sanay sila dun sa mga ibang aso dito. At saka usually, daladala mo yung mga aso dito, nakatali, nilalakad lang ng mga amo. Nakakita kasi ako ng video bro, alam mo yung mga pet, yung mga parang pet hotel, yung iwanan mo yung pet mo doon, tapos one day, 2 days kang wala sa bahay, sila yung magka-caretake nung parang pet hotel, alam mo yun? May nakita akong CCTV cam footage na pinost sa YouTube na yung husky isinama doon sa general population ng mga aso. Tapos may maliit na aso doon na minamatsagan-matsagan lang niya. Tapos mamaya-maya, pinatay niya na. Only neck bite niya. Oo, kaya nung minsan may nagdala dito nung Pomeranian, yung Shih Tzu na, shih tzu tuloy. Yung Chihuahua na maliit. Oo. Na ang sabi sa akin, ang mahal daw noon eh. Hindi ko alam eh, basta well, kahit anong presyo pa noon. Kumbaga, obviously mahal na mahal 'yun nung may-ari noon, 'di ba? Kasi naka may damit pa, 'di ba? Tangina, dinapit na yung aso. pag yung size niya, mas malaki pa yung malaking pusa, eh. 'Di ba? May mga malalaking pusa. Oo. Mas malaki pa 'yun kaysa dun sa Chihuahua. Tangina, so mukhang daga. So may may mukhang dagang mataba. So si Harlow, what's up? Na-imagine ko eh pag nakita niya na ano na putya, papatayin to ni Harlow pag hindi to binantayan. Kasi si Biggs, di ba si Biggs? Oo, si Biggs, yung Aspin. Hindi, si Biggs yung... si Biggs. Biggs. Si Biggs, ano siya? Nung kasi si Biggs nakuha namin yan, ano na eh, parang mga 1.5 years old na eh. Ni-rescue lang namin yan. Parang hindi na kasi maalagaan ng may-ari, pinamigay. So, nung dumating siya, medyo maliit siya. Sinasakmal din ni Harlow yung ano niya. Pero parang play fight lang, ganun. Feeling ko kung ano, kung hindi lang makapal yung neck ni Biggs. Kasi maliit lang siya, pero yung... Tinuluyan. Oh, tingin ko papatayin niya talaga eh. Kasi nakikita ko yung kung ano ginagawa niya dun sa pangapusa. Ginagawa niya eh. Sabi mo, walang yaka talaga, Harlow. Pero ba't kaya siya may instinct na gano'n? Ano yun? Dahil parang gusto niyang ilabas yung kanyang dominance. Malamang. O pumatay lang talaga. Ewan ko. Kasi mga huskies sa mga galing ano yan eh, northern countries eh. Siberia. Mga Alaska, Siberia. Si Sabertooth ba eh? Husky? Hindi. Tiger pala yun, tiger. Sabertooth. Tigre. Sabertooth. Pero mutant siya. Hindi man talaga siya tigre. Yun lang ang kanyang moniker. Sabertooth. Pero mukha siyang Sabertooth, 'di ba yung itsura niya? Actually, di. Yung pagka, kasi may mga claws siya, tapos yung bakit kaya may fur siyang ganun, 'di ba? Yung mukha siyang tanga. Pero siguro dahil Arctic. Pero sa totoo lang yung mga Sabertooth, hindi naman ganun yung itsura. Ang Sabertooth kasi alam ko kahit doon sa may parting Mexico na may Sabertooth pa rin eh. So, mga North American big cat siya. Baka sa South America, baka meron din eh nung Ice Age. So dahil sa X-Men na to, growing up, akala ko mortal na magkaaway ang Wolverine at ang Sabertooth Tiger. Oo. Pero ang lit lang pala ng Wolverine, bro. Oo, hindi diba? Mananalo yung Wolverine. parang ano lang yung Wolverine eh. Parang tawag doon, parang ano ba yun? Yung skunk. Parang siyang skunk eh. Pero ano siya, ferocious siya eh. Oo, pero iba daw talaga yung Wolverine. Parang nagagalit. Parang yung hiss ba niya, yung growl, iba eh. At saka iba yung ano, iba yung ine-expect kong itsura ng Wolverine. Kasi yung bata ako, di ko man alam kung ano yung Wolverine. Kasi siya eh, yung Wolverine eh, cute. Mukha siyang porcupine eh. Pero ang ganda ng ano, ang ganda ng pangalan, di ba? Wolverine. Meron pang isang mukhang Wolverine eh, pero ferocious din eh. Nakalimutan ko na yung badger, parang badger. Yung honey badger. Sa Africa naman yun. Ang tapang nun. Oo. Lumalaban sa mga jaguar yun. Kaya nga buwisit na honey badger. Ibang klase, parang Wolverine, di ba? Tapos sila, di ba parang skunk? Mas maangas pa nga sa Wolverine yung honey badger. Isa yun sa mga pinakamatapang na hayop talaga. Ang pangit na talaga ng pangalan niya para maging X-Men, di ba? Honey badger. Meron akong nakikitang mga ano eh. Alam mo yung Nature is Metal na, di ba? So, sa TikTok yan? Ewan ko mayroong TikTok, pero sa Instagram siya sumikat eh. So, may mga ano doon, mga honey badger, nilalabanan yung mga leopard. Leopards, saka yung mga hyenas, di ba?
Saka ano, parang hindi siya napapagod. Parang siya sa Daredevil, kahit gulpi-gulpi na lumalaban pa rin. Di ba ganun si Daredevil? Yung Daredevil sa Netflix, ha? Gusto mo yung Daredevil sa Netflix, eh. Bakla kasi. Oo nga, no, sayang yung... Hindi siya masyadong ano, eh, CGI, eh. Yung fight scenes nila... Parang kapanipaniwala. Tapos napapagod siya. Mm-hmm. Hingal siya. Hindi kagaya ng mga probinsyanong pulpul lang fight scenes. Putang ina. Pinaghalo-halo na yung mga martial arts, eh. Yung ano, yung tawag dito, yung... Ayun, nawala tuloy. Yung fight scenes. Ano sasabihin ko? Puta. Yung second season pala nung Daredevil. Oo. Parang hindi ganun ka... Medyo underwhelming, eh. Mas maganda yung first season, eh. Ah, yung... Siya pa rin, di ba? No, yung, si Charlie Cox. Yung Punisher sa Daredevil, bro, yung ano, astig, no? Mm-hmm. Yung actor, no? Mukha talaga siyang baliw. Kaso, no, napanood ba yung She-Hulk? Hindi. But, inano na eh, parang dun nila sinira si Daredevil, eh. Bakit? Kasi nangyari, basically, ginawa siyang boy toy ni She-Hulk. Tangina, eh, si Matt Murdock, boy toy. Parang di ko makapaniwala ang karakter ni kaya nga, Matt diba? Murdock yun, eh. Tapos, meron dong scene na, well, may, basically, nagkatulong sila na may kalaban sila, eh. So, nagkalandian sila habang nakikipaglaban. Same actor na si Charlie Cox din. So, Charlie Cox nga ba yun? Basta yun. Sa Netflix. So, etong si Daredevil, pumunta siya sa... Well, long story short, dinala siya sa pad ni, ano, ni She-Hulk. Diba? Tapos... after nilang mag-sex, kinabukasan, nag-walk of shame siya. Si Daredevil. Si Daredevil. Kumbaga parang, diba, pagkatapos, uwi na ako. Siya yung ginawang babae sa eksena yun. Hayop na yan. Parang never pa ako naka-encounter ng ganun. Nag-walk of shame. Oo, kasi bilang lalaki, parang experience point sa iyo yun, eh. Whether pangit yung nasibak mo o hindi, eh. Parang the fact na naipasok mo yung batuta mo sa puwerta o sa kapay, eh, good for you yun. Oh, tsaka ano yun, parang, kasi yung term na walk of shame, di ba? Parang kakahiya mo. Siguro eh, kung diba? Transgender si She-Hulk, baka yun, walk of shame. Oo, kumbaga parang ano ka. Or bakalang bakla, lalaking ano. Binayaran ka, di ba? O kaya matanda na. Yun, sobrang ganun. Matanda, Tapos nakikita ka ng mga kapitbahay. Pero kahit na matanda pa yan, basta may kapay, parang achievement pa rin sa lalaki yun. Pero pag lalaki, parehas kayo may titi, tapos... binatuta ka rin ng kapwa lalaki mo, yun ang walk of shame. Sa bagay, diba? Diba? Yun talaga ang kahiya-hiya kasi pala kang ano eh, husky na kinagat din sa leeg. Oo. Sa bagay. Ikaw dapat gumagawa kasi nun eh. Husky ako, dapat ako yung bumapatay. Ako kumagat sa leeg, pero ba't ako kinagat din sa leeg? Unlike sa babae, kumbaga parang lalo na kung may nakakakita. Diba? May kapitbahay, lalabas ka. Hindi ka naman kilalang asawa nitong lalaking to eh. Tapos lalabas ka, di ba? Tapos umaga, mag-isa ka lang, hindi kaya hatid, di ba? Kahit anong ano bro, mental shit or ideology instilled sa mga modern women ngayon, the fact na kinantot ka, tas iniwanan, hindi okay yun eh. Pag babae ka, hindi talaga okay na kinantot kalimot ka lang eh. Kantot kalimot? Kantot kalimot ka lang? May nagagawa sa magkababae mo, tas ngayon sasabihin mo na parang, hindi ako yung kinantot, ako yung kumantot. Oh. Hindi yun talaga okay kahit ano pang mental strength mo dyan sa utak mo bilang babae. Dapat pag kinantot ka, dapat tuloy-tuloy na yun sa relation. Hindi ka kalimutan. Kasi babae ka, tapos parang magiging kayo. Well, ideally, ganun. Kaso, ang itinuturo nga ng makabagong feminismo ay maging malaya ang iyong sexualidad. Mapag-isa. Diba? Polyamorous. Yan. At saka yung... Mag-threesome kayo. Yung pagiging malaya mong pumili ng gagawin sa iyong katawan kahit na degrading. Diba? Parang, kumbaga parang... Malaya kang babuyin ng iyong pagkatao, ang iyong pagkababae, Chris Bacula. Yun ang itinuturo nila. Kaya nga, piliin mo kahit microwave ang kasex mo. Gayto yun eh, parang okay, malaya mo ang ginawa, pero degrading pa rin yun. So, kaya kumbaga, parang you are free to do degrading shit. Doesn't mean, kumbaga, if you do it
with your own will, with your own choice, doesn't change that it is degrading shit. Kahit hindi mo man aminin, yung mga babae na yan, kahit hindi man nila aminin, pag nasa solitary moment na sila ng buhay nila, doon nila ma-feel yung ano, yung effect noon, nung degrading shit na pinag-aagawa nila. Kaya nga 'di ba yung pinakita kong meme last time, yung pinag-usapan natin yung text daw when he texts that he's 20 minutes away from a booty call. Parating na siya, 'di ba? Ay puta, kakantutin na ako nito nang walang repercussions, wala siyang accountability sa akin, 'di ba? Di ko siya jowa. Kumbaga may dread pala. Oo. Na nararamdaman yung mga babae na pag ganun. Ah, talaga? May meme ba na ganun? Oo! Oh, hindi ko na alala. Di ba yung ano siya, yung... Pwede mo bang ipakita teka, yan? Teka, pakita dyan natin. So, yung babae, tinext siya ng lalaki? Oh, basically ganun. I'm 20 minutes away. Nasaan ba yun? 25 minutes hindi ko alam kung kaya kong hanapin pa yun eh. Pero yung ano nun... yung picture doon eh parang nakabra lang yung babae tapos parang nakatingin siya sa cellphone niya. Basically ang kwento niya is meron siyang kapartner na kabuti call. Fubu? O meron siyang Fubu tapos meron silang usapan na magkikita sila nung araw na yun. Mm-hmm. Diba? And then nagte-text sila, opo, nasan ka na? Kumbaga malapit na ako. Diba? Yun yung sinasabi niya. So it turns out that a lot of women, pag nakaka-receive ng ganun, is, kumbaga, yes, kasi yung tinuturo sa kanila, empowering daw yun eh, di ba? Ah. Na makipag fuck around with no, walang no strings attached. No remorse. Di ba? Pero, deep inside, parang, putang ina, makakaisa sa akin tong hinayupak na kaya to nga eh. Diba? And hindi niya ako gagawing girlfriend. Oo, di ba? Sa parang, nakakalibre siya. He will not date to marry. He will just date for fun. Oo. Kumbaga, for sex. For sex. For sex, di ba? Kaya kumbaga, nga. Kumbaga, piece of meat yung pakiramdam nila. Pero hindi nila maamin yun. Pero may take ako dyan, bro. Oh. Partly, hindi naman partly, most likely, kasalanan din natin mga kalalakihan yan eh. Definitely. Kasi meron akong nakamatch sa Bumble lately. Kunento niya yung kanyang ano eh, past relationship sa akin. Oo. Oh. Na meron daw, kasi tagalipa itong babaeng to eh. Tagalipa City, Batangas. Meron siya nakamatch na taga Quezon City, isang cardiologist, doktor, take note, na pinupuntahan siya every time sa kanyang lungga dyan sa Lipa. Ang kanyang lungga! Okay. Ang kanyang lungga sa Lipa! Okay. Pinupuntahan ni doktor! Ni doktor. So yung nga, so akala niya, kasi itong doktor to nagsabi na he is willing to settle down. Oh, ilang taon na si doktor? Eh, halos kasing edad ko, Je. Oh, okay. 38, ay, 39, pwede, ganyan. Pwede na nga. At single, walang baby. Never been married. Kasi okay. Naka-focus daw siya sa profession niya. Kasi doktor eh, di ba? Mag-i-start ka pa yan ng tunay mo na buhay when you reach mga ganyan, 35. Kasi doon na yung start ng practice mo. Tapos ka na sa pag-aaral, eh, sa specialization. So yun bro, lagi siya pinupuntahan, nag-sex sila. Pinakilala nung babae doon sa parents niya yung cardiologist. No. Then all of a sudden, nagkaroon siya ng delay sa kanyang menstruation. Naku. Hindi siya dinatnan. So okay. Sinabi niya yun doon sa dinidate niyang doktor. Mm. At lo and behold, yung doktor medyo nagpanic. Naku, kala ko ba handa? Kala ko ba handa ka na doktor? Doon nga siya na mislead. Mm. Kasi parang akala ko ba sure ka na sa akin or willing ka na to settle down. Tapos ngayon, ba't parang iniiwasan mo itong responsibility mo? Anong sabi ng doktor? Sinasabi niya na ano, surprise. Surprise. Kasi bro, nangyari na rin sa akin kasi yan eh. Okay. Time na una ako nakabuntis. Nung sinabi sa akin ng ex ko noon na delayed ako, hindi ako makapaniwala noon. Sabi ko, sure ka ba? Actually, naranasan tingin ko, naranasan nating lahat yan. Sa utak ko, baka hindi sa akin yan. Ang fucked up to. Ang fucked up ng pag-iisip ng mga lalaki, di ba? Parang sino ba yung matitira yan? Ikaw yung boyfriend niyan, di ba? Pero baka, nag-hope ka, baka hindi sa akin yan. Ipa-check up natin. So alam mo, nag-pity kami ng ilang beses, positive, di pa ako nakontento.
Pero pinapalabas ko na gusto ko lang ma-sure. Oo. Para panatag. Pero ni-reassure ko lang yung sarili ko na parang, totoo ba to? Baka pwede pa magbago yung result pag oo, talagang doktor yung kausap namin, pag OB. Mm-hmm. So talagang positive. At nung naging positive, gumuho ang aking mundo. Paano ba? Paano gumuho? Feeling ko hindi ko na magagawa yung dreams ko. Na sumali sa PBB. Na maging artista. Nakilala mo sana si Kim Chu. Na Kim Chu, di ba? Nakita ko sana in person yung kanyang pagbalaktot-balaktot ng kanyang katawan. Oo. Pero hindi. Pero yun yung feeling talaga. Pero bata pa ako noon, 27 ako noon eh. Oh. Napaka-dumb ko noon eh. Hindi ko pa alam yung responsibility. And even nung nanganak na yung una kong anak, It took me a while to figure out yung responsibility shit. Oo. Yung pag-aako doon sa ano, naging deadbeat dad ako. And even now, parang kinukonsider ko pa rin na may pagka-deadbeat ako eh. Oo. Pero kahit papano eh, medyo ino-own up ko na yung ano, yung bullshit ko na pag-support sa tuition, pag-support sa monthly na sustento ko doon sa mga anak ko, na hindi ko dati naisip. Kasi nga, bro, ano eh, hindi pa ako mentally prepared and emotionally prepared eh. No. Masyado pa ako mahina. Naka-focus na ako sa career eh. Me. Mm-hmm. Hindi pa ako naka-focus dun sa ano eh, sa family, sa yung may nag sa ibang tao. May de-depende sa yung mas batang tao, 'di ba? So gets ko yung doktor. Yun nga lang kasi nagsabi siya dun kay Girly na ready na siya. At that age, 38, dude, hindi na bata yun. Hindi na bata. Matured na yung utak. Wala nang excuse. Well, maari din naman kasing he's been lying all the time. Totoo bang never been married siya? Baka naman ano siya, di ba? Baka just to get into her pants, diba? Sinabi lang niya yung ganun. Kasi most guys, naman yun eh, di ba? Most guys would do that just to get in your pussy. Madaming mga possibilities. Or pwede rin naman talagang engot din talaga siya, di ba? Yung babae? Hindi, yung lalaki. Yung cardiologist, pwedeng diba? Engot din. Diba, na kumbaga, bugoy lang talaga. Tapos bro, nung nag-check up na sila sa OB, ang dami niya mga fake. Kaso nabuntis talaga? Hindi, parang inaano pa, yung parang nire-reassure pa. So, PT, positive. So, ngayon, check up tayo para malaman kung talagang negative o positive. So, nagkaroon sila ng mga series of check-ups. Tapos, dun sa check-up, kausap niya yung doktor. Tapos, pinapalabas niya, inaalagaan ko nga to eh. Kasi, ano eh, malayo ko. Yung parang kunwari talagang sila talaga. Pero hindi naman talaga yun yung nangyayari. Very manipulative ngayon dating eh, based doon sa kwento ng babae. Na pagkaharap yung ibang tao, parang pinapalabas daw nung doktor na very responsible daw siya. At i-own up niya yung ano, yung anak kung sakali mang meron. Sinungaling ka, doktor! I-shotgun mo nga, Jay! I-shotgun mo siya! Hayop ka! So ngayon na-turn off itong girl lalo na to at hindi na niya masyadong pinapansin si Doki. Nako, eh paano kung buntis nga siya? Eh di magiging single mom yung siya. Yung nga sinasabi. Ilang taon na ba siya? 25. Sabi nga niya dun sa doktor before niya i-cut off yung ties, hindi ko naman hinihingi na supportahan mo yung anak natin. Yung magiging anak natin, 100%. Ang akin lang naman, katulad ng sinabi mo sa akin dati, yung willingness mo na magka-family, nasa na yun, di ba? Hindi ka naman mahirap eh. Tangina, doktor ka nga eh. Oo. So parang bakit ito tinatakbuhan mo? Well, malay mo, may pamilya na pala yun. Yun nga. Di ba? So, yun nga. Hindi mo, well, siguro alamin niya kung ano talaga yung tunay na pagkataon nitong doktor na to. Kung ako yung magpapayo sa, ikaw, makinig kang babae, kang hayop ka. Ano, yun, ang gawin mo gayto, tingnan mo kung totoo ba yung mga sinabi sa iyo, kung ano yung pagkakakilala mo dito sa doktor, yun ba talaga siya, 'di ba? At least ma-rule out mo yung part na yun. Tama. Kasi pwede naman kasing totoo din. Mm-hmm. So kung totoo yun, siguro maganda kung magano ka muna. Just magpalamig ka muna ng ulo. Kasi malay mo, pwede naman kayo nung magkaayos. Diba? Kasi unang-una, magkakaanak na kayo. Diba? So, bakit mo naman pipiliin agad-agad na maghiwalay kayo at pakawalan lang to ng basta-basta
Hindi dahil sa hinahabol mo siya na kailangan mo yung pera niya bilang doktor, di ba? Pero may responsibilidad siya. At mas maganda kung yung anak mo ay lalaki ng may dalawang magulang. Tama. Di ba? So, iset aside mo muna ang iyong personal na himotok. Tapos bro, ang naalala ko sa kwento niya, yung doktor daw yung unang lumayo kasi sabi niya, may cancer daw yung tatay. Ay, ganun. Tapos nung una, hindi ako naniniwala. Ano mo kinalaman nung cancer nung tatay dun sa bata? Sobrang stressful daw dun nung lalaki sa buhay niya. Parang kailangan ko kasi kasuha nito, nagkanda leche-leche na, mabubundis ka, tapos may cancer ng tatay ko. Butya, walang ano yun. So parang hindi ko na alam weak, kung ano yung... Weak shit yun. Ayun nga eh. Para, sabi ko, nung bakit nung time na pinupunta-puntahan ka niya sa Batangas, eh parang wala pang mga cancer shit. Ano, bigla na nagkaroon ng cancer yung tatay niya, ganun? Well, apparently. Kaya actually, parang ano yun, red flag yun na parang coming up with stories. So, gawin mo muna yung ano, yung pag-CCI kung sino ba tong lalaking to. Oh, totoo ba? Diba? Tapos ngayon, bro, tapos na yon chapter ng buhay niya, na-meet na niya ako. Nakwaya. Gusto ko sabihin, are you sure you're ready for this kind of trauma? Kasi, ganun din yung gagawin ko, pupunta-punta ako na sa lipa. Tapos pag may nabos, sasabihin ko, dalawa na kasi anak ko. Hindi pwede mangyari ito. Di ba? Are you sure you're ready for this kind of drama? Butya, ang hirap dito. Paano tayo magpa-podcast niyan? Kaya nga eh. Kung lagi kang nandun sa lipa, bro, driving here, nagkaroon ako ng ano, parang medyo realization. Na sabi ko, shit, kung papagpatuloy itong babaeng to, kasi, di ba, nadistino ako sa lipa. Oh. Inisip ko, bro, habang nag-drive ako na, alam mo yung, minsan pag meron ka na-meet, para sa mga pelikula, may na-meet kang tao, tapos mag-flashback sa'yo yung, ano, yung buhay mo. Oh. What would life be with her? Mm-hmm. Ganun na nangyari sa akin ngayon. Lately, pag may mga babae, parang nagka-fast forward ako. Mm. So magkasama kami sa lipa, lilipat ako sa Anytime Fitness lipa, makikita ko si Queenie sa Anytime Fitness lipa, baka maging personal trainer ako ni Queenie. Tapos magkakaroon ako ng bahay doon. Tapos inisip ko, pero teka lang, paano yung podcast namin ni Je? Baka pwedeng online kasi ginagawa na yun, ganun. Oh. Tapos, ang realization ko, hindi yung mag-work kasi nandito yung buhay ko sa Manila, sa Malabon, sa QC. Ito na yung shit ko, andito yung mga anak ko. Ngayon, kung papangarapin ko na naman, just what I've been doing in the past, na magkaroon ng panibagong relationship, panibagong start, panibagong buhay, uulit na naman ako sa simula. Tama. Kaya, kumbaga, kung ako lang sa'yo, hanggat hindi pa malalim ang iyong pagkakabaon, Chris Bakula ay... Lubayan ko na ba? Actually, tingin ko, tama naman yung realization mo. Pero hindi naman kita mapipigilan kung gusto mo. Pero at least naisip mo na. Diba? Kasi unang-una, yung mga anak mo dito sa Maynila. Kaya nga. Diba? So, para ano, diba? Para bumiyahay ka pa, diba? Hindi mo, meron naman dito. Diba? Kaya nga eh. Bakit ka ba pupunta doon, Chris Bakula? Kaya nga eh. Magpaliwanag ka. Yun nga, kasi ang hirap ngayon ng dating game, Je. Nahihirapan ako makipag-match, makipag-date. Eh, kaya nga, binabalikan ko yung mga dati kong mga nakantot eh. Pero, hindi mo yan ang dating, talaga yung nakantot. I'm going back to my roots to find myself who I am. Para makasawsaw ulit. Para makasawsaw ulit. Pero kagabi, hindi nag-materialize yung kalibugan ni Chris Bakula kasi napigilan ko ang aking sarili. Kachat ko kasi dati kong mga nakantot at pinigilan ko na huwag sumama doon sa kanilang gimmick dyan sa BGC. At ako'y nanood lang ng Fallout. Tinapos ko yung season 1 ng Fallout sa Prime, Amazon Prime. Ilang episodes ba yun? 10. 10? No? 10 episodes. Isang upuan? Hindi, ano, one week ko siya natapos. One week. Parang nung may work ako, 1 or 2 episodes every night bago matulog. Pero ngayon, since day off ko ngayong Sunday, di ba, kagabi nagtatlong episode ako, so natapos ko na siya. Mm. So mas better pa pala yun kesa nasa gimmickan ka, nakatayo, umiinom.
Oh, actually pag sabi ko nga sa iyo kanina, ano eh, 'yan yung mga panahon na dadating sa buhay mo talaga, 'di ba? Pinagdaanan ko 'yan, Chris Bacula, parang mas magandang nasa bahay na lang kaysa lumabas. Siguro yun din yung na-realize nung cardiologist na 'yon, no, nung mabubuntis na yung ano, itong 25-year-old na babae na parang shit, doktor ako sa Quezon City eh. Tapos pupunta ako sa Lipa, magsisimula ulit ako mag-clinic-clinic doon. Kaya nga. Diyos ko po, ano bang ginagawa ko? Eh kaso, binuntis niya. Saka diba? Chinaga talaga niya, pinupuntahan niya lagi doon eh. Oh, ibang klase talaga ang kepyas. Dude, iba talaga ang nagagawa. Ibang nagagawa ng kepyas, Chris Bacula. Dude, iba talaga ang kapangyarihan ng kepyas. Kahit nga ako, willing na ako pumunta doon eh. Mm-hmm. Pinaplano ko nga yung next ko na leave eh. Oh, para puntahan siya diba? Sa Lipa, Batangas at gawin yung ginawa ng doktor sa kanya. Ayop, di ba? Kaya, hindi mo maisisi ng mga feminist na to eh. Dahil sa mga kagaya ko lalaki kung bakit ganyan. Kaya nga, di ba? Ikaw ang kalaban. Ikaw ang kalaban. Ako ang kalaban. Ako ang kalaban. You are the enemy. I am the enemy. Ako yung epitome kung bakit they rather choose to live alone. Ayos ka talaga. Chris Bacula. Ayan. Yan actually, yung dapat pag pag ni-revive mo yung solo podcast mo, yan ang title eh. Hayop ka. Hayop ka. Hayop ka, Chris Bacula. Hayop ka. Hayop ka, no? Diba? Hayop ka, Chris Bacula. Tama. Tapos puro mga babae yung guest ko, di ba? O kaya, dapat may talaga. Hayop ka talaga. Hayop ka talaga, Chris Bacula. Tapos parang ano siya, double meaning, no? Kasi parang sexual, tapos parang galit eh. Ka na. Hayop ka talaga. Tapos may naughtiness na kasama. Diba? Hayop ka talaga, Chris Bacula. Pero, actually, yung katulad yung sinasabi ko kanina, yung kepyas talaga, malaki, ano, yung kepyas driver. Uy! Totoong kidlat ka talaga yan! Totoong kidlat! Sound effects yan! Totoong kidlat! Ewan ko narinig. Hindi yata narinig. Anyway, yung mga, meron akong mga kaibigan at mga na-chicks din dati na nagkukwento na may mga karelasyon sila. Nasa probinsya siya eh. So, taga Paranaque pa yung lalaki. Tapos, kumbaga, nag-e-effort talaga. Hindi ako makapaniwala dati na gagawin talaga yun. Na parang, kasi ang biyahe niya would be something like 3 hours a day. Diba? Tapos everyday daw siyang pinupuntahan. Almost everyday. Papunta pa uwi yan, diba? Hindi. Oo. Papunta pa uwi yan way, yung 3 hours. One way, 3 hours. Two to three hours. Siguro pag gabi, pwede maging 2 hours vice lang. Vice versa yan. Hindi kasi usually yung mga ganyan, hindi nag-check-in yung doktor. Hindi siya nag-check-in dun eh. Uwi yan. Oo, uwian lang. Uwian lang. Para lang makita siya, para lang makantot siya. Oo. Diba? Ganun ang ginagawa niya. Sabi ko talaga. Parang, so ang naisip ko, kasi parang ako yung naka next in line eh. Diba? Ako yung naging flavor of the month niya. Diba? Oo. So nandun ako. Sabi ko po siya, parang hindi ko kayang tapatan niya na. Oh. Ganun ba ang kailangan para maging, kumbaga, ma-maintain yung makuha ano. Makuha ang kipay. Oo, oh, diba? Although, nagtagumpay naman tayo dyan. Pero, ano siya, parang naisip ko, parang hindi ko kayang gawin yun para sa isang, para sa kepyas lang. Dati may mga kepyas din naman na sa malapit sa amin. Dude, ganun ginagawa ko dati nung kabataan ko. Minsan nga, inaral ko pa sa Dasmariñas, Cavite. Oh. Galing sa no, Resorts World, Manila. Kaya yung sinasabi ko dati na kahit subukan kong maging fuckboy dati, masyado akong tamad para maging diba? Fuckboy. Ganun yung what it takes. That's what it takes to become a fuckboy. Kailangan magaling ka mag-drive, bumiyahe, kung wala ang kotse, nagbabas. Ang hirap nun. Diba? Mga oras na nag-aantay ka sa bus para makatira ng kipay. Oo, diba? Nagbabayad ka. Tapos may mga panutsa, yung mga panutsa sa bus, yung mga binibet ng panutsa. Mani. Nilabong mani. Tapos kumakain ka ng mani habang inaantay yung next bus stop. At saka yung chick na yun, materialistic eh. Diba? Parang nagtuturo yun sa mall. Diba? Mm-hmm. Eh nung kasama ko siya, puta, nagtuturo. Hindi, wala akong pera. Wala ka nilang doon sa ano mo. Doon talamak yung mga babaeng mahilig makipag-date ng mga lalaking out of town, no? Oh. Or taga-Maynila. Pero kasi yung mga taga-Maynila rin may kasalanan, yung mga lalaking taga-Maynila, they go way out of their boundaries, diba? Well, at saka yung lalaki na yun was like, mga early 20s kami nun eh. Baka 21, 22 lang ako nun. Yung lalaki na, boylet niya dati, mga mid to late 30s na.
So mas established na siya. So nabilan siya noon ng nung camera, 'di ba? Ewan ko kung ano mga gadget na binigay siya, yung mga dating grabe DGA, no. Phones. Masyadong materialistic mga kababaihan, no? Oo. So pinagmamalaki niya yung ano, yung Samsung niya na parang yung flip phone, no? Oh. Na maliit, na cute. Ilang kantot ba ang nagawa at nangyari sa iyo bago mo ibinigay ang kaya nga eh, sabi ko pa, yun ang maiisip mo, 'di ba? Oh. 'Di ba? Yun ang maiisip ilang mo. Ilang bayo? 'Di ba? Sabi ko, grabe. Pero syempre, hindi ko sinabi yun. Di ba? Pero yun yung may isip ko talaga. Dude, nowadays sa dating, ganyan ako, may mga nakakamatch ako. Parang I'm just looking for a sugar daddy na willing mag-support ng school ko financially. Mga ganyan. Sugar babies, no? Oo, parang I've come to that age, bro, na pag nakita ko ng babae, kaya ba ako supportahan nito? Kaya nga, di ba? At saka yun ang naisip ko noon, sabi ko, una, madami akong pinrocess na thoughts noon eh. Unang-una, parang itong lalaking to, 30 plus na. So ano to, parang sugar daddy level na ba yun? 30, mga late 30s? Pwede, tapos, pwede. Oh, di ba? Gano'n ba kayaman to? Oo. Kasi yung pagkakwento niya, either pupuntahan siya doon o kaya isasama siya tapos ihahatid siya pa uwi. Ay, kakapagod. Di ba? Oh. Parang ganun. Parang driver. So, ano siya, parang grabe yun. Although ginawa ko na pala dati. Iniisip ko lang, yung probinsya, bali ba, apat na balik siya, kaya apat nga, na biyahe ang gagawin parang niya. Parang sa isang kantot, di ba? Oo, di ba? Para lang makantot mo doon sa kwarto. Pero mas mura pa rin siya, bro, kesa mag-Majestic ka. Kasi ang Majestic, parang 3K, 3-1 eh. Eh kaso. Pero yung pagod kasi. Oo. Yung pagod. Kaso, ang gagawin mo doon, magmomol sila, tapos magtuturo. Oo nga. Edi, tapos yung time siya. Pa. Oh. Eh, ang habol mo lang naman yung kipay talaga, di ba? Oo nga eh. O kaya parang, at saka, ang isa pang naisip ko doon, hindi ba obvious sa'yo na pineperahan kayo ng babae to? Di ba? Parang ganun ka baka loser. Para, di ba? Kasi halatang magturo yung babae. Ganun, pero kasi ganun, may way, bro eh. Hmm. Tinuro sa akin ng dati kong dinidate to na dati siyang escort eh. Hmm. May way para malaman, para ma-lil lang mo yung lalaki na hindi mo siya pineperahan eh. Ano? Lalo? Bibigay mo yung kipay mo. Oh. Kasi pag andun ka sa intimate moment, basta may self-awareness ka lang bilang babae na parang, shit, boyfriend ko to ngayon, pero ito lang yung use niya para sa akin. So pwede pa ako maghanap ng ibang lalaki. Oh. Parang yung same ano perception din ng mga babae sa Majestic, bro. Na kasi may mga babae sa Majestic din papakondom eh sa mga type nila kagaya ko, di ba? Kaya lang parang mga actor na at that moment papafeel ko sa kanila na kami. Oo. So doon nila nalilin lang yung lalaki na mahal ako nito. Oo. GFE. Kaya bibigyan niya ibibigay niya yung ano, girlfriend experience. Pucha, hassle yung ano. Magpapababanat ka ng prostitute na walang kondom. Oo. Ilang beses ko na ginawa yan. Ilang beses ko na ginawa yan, Jay. Masyado ka mapasok. Alam mo yan, ilang beses ko na ginawa yan. Kaya minsan may mga nanghuhumaling sa akin, mga prosti. Ah. Pero hindi naman lahat ng prosti. Actually, yung prosti, hindi sila basta-bastang nagpapabayo ng walang kondom. Oh. Lagi may kondom. Doon lang sila sa mga tight nila. Ramdam na ramdam ang mga ugat. Ramdam na ramdam ang init. Ang init ng tite. Eh pag bigla ko lang naisip, no? Medyo out of topic. Yung mga nauso ngayon dati, yung mga nagpapacheck ng HIV. Chris, ay, ba ako? Ay, ikaw ba? Nakapagpacheck na. Nakapacheck na ako. Napraning kasi ako eh. Lately, humina yung... hindi naman lately. Parang 3 years ago, humina ang aking immune system. So, ako ay nagpa-AIDS test. Tinamaan ako ng aking chick that time na doctor, pediatrician. Shoutout sa'yo, doctor. Doctora. Kasal na siya ngayon. So, bago kami nag-sex, pina-check up niya muna ako. Ah, talaga? Just iba, to be sure. Ibang klase yung doktora, no? Oo, syempre. Parinig siya eh. Just to be sure. Kinikulit naman sa akin yung history mong hayop ka. Oh, ito. Pero hassle yun, no? Kung libog na libog ka na. Tapos biglang, teka, pa-HIV test muna natin to. May mga ganong babae. Pero yung HIV, bro, may mga napanood kasi ako mga movies saka true to life stories na ano. Hindi po may HIV yung taong mahahawa niya yung partner niya. Parang sa ano, yung sa Queen. Oo. Oh. Diba? Ang pangalan. Pero pag
nag-sex kayo ng walang protection, mahahawa ka talaga. Pwede, pero di ba hindi naman naging positive yun yung partner niya, no? Sino ba yun sa Queen? Oh, I'm just ko, mama. Yung babae na ano? Yung babae sa kayong partner niyang lalaki. Hindi ko kasi Freddie Mercury, yan si Freddie Mercury may true to life movie. Namatay siya ng AIDS eh. Mm. Pero yung partner niyang lalaki na binabayo niya, hindi nagkaroon ng AIDS. Alam mo nagka-condom siya. Hindi ko alam eh. Pero may mga cases ng ganun eh. Pero definitely pag yung mami mo may HIV, may AIDS, yung anak possible na makakuha ng HIV or AIDS. Hindi ba 100% na mag-ano? Parang it's the same blood. Hindi yan. Depende sa gene eh. Parang kunwari pag nagka-arthritis ka, sasabihin nila pag kumain ka ng ganyan, magka-arthritis ka. Pero parang siyang abnormality, bro, sa genetic composition mo. Ah. So, kung design ka magkaroon ng arthritis, nasa lahi mo siya, kahit na healthy shit ka pa, at a certain point of your age or time, magkakaroon ka ng arthritis. I see. Or heart attack or stroke. Well, yung ano kasi, yung tawag dito, yung isang thing about AIDS, madami, kasi nung college ako, meron akong grupo na nasalihan, mga NGO. Mm. May isang NGO sa ano sa Manila na pumupunta sa mga campus. Gumagawa sila ng mga ano, mga sexual awareness campaign. Yan. Na mga kumukuha sila ng mga youth. Tapos ako parang napasama ako doon. So, ang pangalan ng grupo namin ay Sexters. Sexters. Wow, shout out yung mga Sexters sa Mapua, 'di ba? Parang sex na nagte-text. Oh, tol, yung nga, 'di ba? Actually yung sexting. 'Di ba bagong term lang 'yun eh. So yung mga ano to, ha? Mga 2000, 2001 or 99 at the earliest, mga 1999. But anyway, iba't ibang school 'yon. Doon ko nga nalaman yung mga CCM, mga iba't ibang schools, tapos kasama doon yung Mapua, Lyceum kasama din doon, tsaka Letran. So, itong Sexters Corner, balik mag-i-install sila ng tambayan sa mga ano sa mga schools na meron silang affiliation. So, napasama ako doon, tapos nagse-seminar kami. Hindi ko na ikukwento so, may mga seminar. Turuhan ba sa harapan ng mga ng seminar? Parang may ganun ah. Anyway, itong bakit ko ba na ikwento yung Sexters Corner? Ano yung sinabi mo kanina? Basta yung ano, yung doktor ko na dinidate, yung pecha. Ayun, yun, yung HIV. Oh. Dahil dun sa mga ano na yan, dun sa Sexter's Corner, isa yun sa advocacy eh, parang sexual education ng mga kabataan. Tapos yung HIV, kasama na rin yun. Tapos meron kaming naging speaker na may AIDS, na lalaki. Medyo sikat pa yun eh. Nakikita-kita ko sa TV yung lalaki na yun, malaki katawan. Tapos, ang narrative kasi sa AIDS noon is yung pag nakipag-sex ka, at least ito yung impression sa akin, ha, automatic. Basta yung bodily fluids mo, na yung semen o kaya vaginal fluid mo, yun ang nakakahawa. Pero yung let's say saliva, hindi nakakahawa sa saliva. O kaya blood transfusion. Yung mga mas hardcore na bodily fluids ang infected. Yung mga nagda-drugs, 'di ba? Nag-i-injection. Oo, yan, 'di ba? So gumamit ka ng parehas na needles. 'Di ba? So ganyan. So kilala mo si RFK Jr.? Sino 'yan? Ano siya? Politician sa US, Robert F. Kennedy Jr. So itong si Robert F. Kennedy, nilalabanan niya si ano, si Anthony Fauci, yung doktor. Yung doktor sa COVID doctor. Yung sa COVID pero doctor. Si Anthony Fauci 80s pa lang nasa posisyon na yon. Kumbaga nung pumutok yung balita tungkol sa AIDS, siya na yung nasa posisyon na yon. Siya na naman. Ngayon, kasi naging epidemic yata yung AIDS. Oo.
At saka dati daw, may mga fear-mongering about AIDS. Kaya dati parang, AIDS, diba? Ganun. Totoo. Diba meron pa nga sa sinihan, may injection daw, tapos randomly mag-i-inject ng mga nakuupo AIDS katabi. Welcome to the AIDS world! Sa ano, sa diba? Isetan, diba? Sa, dun sa tawag dun sa may arcade ng Isetan. May mga ganun daw. Meron daw, may bigla kang tutusukan. Diba? Welcome to the AIDS world! Diyos ko po, takot na nung high school ako nun, takot. Actually ako din. Sino ba walang ya? Pero ito bro ha, naka-encounter ako. Hindi na ako med rep neto. Pupunta ako ng ano neto eh. Pupunta ako ng Majestic. Libog ako neto eh. So mag-withdraw lang ako sa isang ATM machine around dun sa Monumento Circle. Tapos nung tapos na ako mag-withdraw, may tumatawag sa akin, Chris. Sabi ko, sino ka? Akala ko hold upper kasi this oras ng gabi. Tapos, sabi niya, hindi mo ba akong kilala? Ako yung dati mong kasamahan sa Lipano na med rep. Tapos sabi ko, anong ginagawa mo dito? Bro, HIV positive ako eh. Oh. Tapos nag-roam lang siya ng street. Sabi ko, anong ginagawa mo dito? Wala pa, lakad-lakad lang. Tapos may pinakita siya sa akin, parang sugat niya sa kamay. Dude, natakot ako nun eh. Umiwas talaga ako nun sa kanya. Kasi sabi ko, tangina, ito yata yung i-injectionan ako eh. Pero hindi, nangihingi lang siya ng limos. Saan ba 'yon, sa Isetan ba? Hindi, sa Monumento Circle. Okay, pupunta ako Majestic, okay. 'Di ba? Nag-withdraw lang ako doon sa ATM around. Puto, nagpapaikot-ikot lang siya sa Monumento. Kaya nga sabi ko, ganito ba pag may AIDS, nagiging ano ka, vagabond? Talaga? Kasi parang siyang street urchin na ngayon eh, yung paikot-ikot lang sa lansangan. Hindi ba siya ano? Hindi ba siya may mental baliw? Hindi ko nga alam bro, ganun? Pero ang random lang nung, parang scene sa movie nga yung nangyari sa akin. Pero ako, dong time na yun, nakafocus lang ako, baka may injection siyang hawak eh. Oo. Baka, tignan mo tong sugat. Welcome to the AIDS world! Sa wakas! Nahuli ka na rin, Chris Bacula! Hayop ka talaga! Hayop ka, Chris Bacula! Ito yung ganti ng mundo sa'yo! Oo nga, no? Pero parang pag daw, let's say, yung hypodermic needle, pag, di ko alam, well, huwag kayong maniwala sa akin, pero parang hindi naman yata sapat yun para mahawa ka ng AIDS doon. Hindi natin masasabi, bro. Pero karoon ng scare nun, eh. Oo. Actually, nung pandemic nga, may mga napapanood akong podcast saka mga influencers, mga scientist na influencers, saka doktor. Sinasabi nila, puno kayo COVID. How about yung HIV? Bakit hindi na pinag-uusapan to? Bakit nung 90s to early 2000s, sobrang talamak ng awareness shit? Ngayon sa COVID, parang tila baga nawala na. Diba? Nagpo-porn kayo. Nawalang sila si Salome nga eh. Pag nakikipagkantutan, wala namang condom na gamit niya eh. No. Nakapanood mo yung mga video niya? Hindi. Walang condom kasi dumating yung era bro sa porn. Lahat sila gumagamit ng condom. Oh. Si Tupac nga sa ano eh. Sa mga kanta niya, lagi niyang sinasabi yung proper use of condom. Tapos meron siya mga lyrics na We are all ignorant to AIDS until it happens to you. Kaya feeling ko, naisip ko, hindi kaya may AIDS si Tupac? Binanggit niya ba yun sa Tug's Mansion? On the Tug's Mansion, wear your condoms. Sa ano? Two of America's Most Wanted. Sabi niya, ilabas mo yung champagne glasses and the motherfucking condoms. Parang, where's the champagne glasses and the motherfucking condoms? Para sabihin mo, napaka-responsible yung Tupac. Isa lang, ba pinapromote pa niya yung safe sex sa putang inang porn site niya? Sana man lang, kung nag-free voting ka dun sa putang inang porn site mo, sana maging responsible ka man lang na sabihin na use a condom. Kundi ang... Siguro, iniisip niya, hindi niya natoka yun, di ba? Sooner or later, dapat maging responsible ka rin kung... Kasi ngayon, all eyes on you eh. All eyes on you. So parang kahit ayaw mo maging responsible or whatever, kailangan sa sarili mong buhay maging responsible. Mabubuntis ka lang ng random guy? Di ba? Kasi hindi ka nagkocondom? Feeling mo, parang pag nag-withdrawal, safe ka na. Kung yung doktor nga, malamang siguro nag-withdrawal yun. Nabuntis na yung ka-date niya sa lipa eh. Actually, madaming mga... Actually, yung sinasabi kong sexter's corner, kumbaga useful naman siya. Kumbaga may silbi yung... Maganda yung project niya. Dahil dyan sa HIV testing na yan, meron lang akong isisingit na kwento. Sige. Meron kasi akong kilala na isang
doktora. Oh, doktora. Na matagal nang tigang ex siya ng isang tropa na... Ay, ako. Anyway, itong doktora na ito ay... alam namin na tigang siya. Tapos, meron siyang... parang binoboylet. Hindi niya ginawa eh. Tapos, parang pinapalabas niya is... parang boy toy niya yon. Parang pag... hindi niya sinasabi directly. Pero pag... nakikita mo yung posts niya, ito yung boy toy ko. Kasi lagi silang nag-gym, mga ganyan. Tapos parang may mga innuendos dun sa mga posts niya, di ba? Tapos minsan, ang ginawa niya, nagpa-test siya ng ano, ng nag-post siya ng, na nagpa-test siya ng HIV. Di ba? Tapos malaman namin, isang beses lang pala sila nag-sex nung boy. So medyo OA siya, no? Oo, oh, di ba? Na parang, at saka parang ang naisip ko, parang itong babaeng to, parang gusto lang niyang ma-experience na magpa-test ng HIV. Or parang come diba? On lang yun na parang, hey guys, I'm safe, oh, pwede niyong katotin. Oo, oh, di ba? Kasi meron akong baklang kaibigan ganyan din, nasa US na naka-base ngayon to, ha? Pinost din niya yung ano, yung result siya ng HIV test. I'm cleared. Malinis ako. Pero very sexually active siya na tao. At saka isa pa siyang, ang naisip ko doon, parang gusto niya maipakita na, tawag dito, active ako. Diba? Na parang, yun nga, sabi mo, pwede, kumbaga, kung may gustong kumira sa akin. Oo, kasi magtangka. Dude, diba? Kasi ako for the longest time na judge ako eh. Dahil sa mga stories ko. Meron ako naging girlfriend bukod kay doktora na nagpa-HIV test sa akin na hindi talaga niya ako gustong tirahin nung una. Kumbaga ako yung daredevil na ayaw tirahin eh. Kasi nga dun sa series of partners ko parang na-turn off siya na tangin na baka may something ka. Kung hindi HIV baka may HPV ka, yung human papilloma virus. Na possible naman na meron, di ba? Lahat naman may HPV. Either way kasi hindi naman minsan kasi yung virus bro pag hindi kanya i-damage mga warts yun eh, mga warts. Mga warts. Minsan may virus na ano eh. Alam mo yung dormant saka nagbe-benefit siya sa host. No. So, hindi niya papatayin yung host. Nandun na siya sa katawan ng host. Yung nga lang, pag yung host nakipag-interact sa iba, dun niya pipinsalain yung iba. So, may ganun eh. May ganun klaseng virus. So, ngayon, based dun sa mga numbers of partner ko, naging turn off ako sa kanya. Nung una, pero bumigay din siya, di ba? Natira ko rin. Napasok ko rin yung aking batuta sa kanya. Pero, syempre, kaya may mga ganong tao na nagpapakita lagi ng mga test para sabihin, hindi ako gaya ng mga Chris Bacula ng mundo. May ebidensya. Nakakatawa lang yun kasi madami ng ano eh. Hindi kasi siya kagandahan. Eh kaya pala. So nangyari, may ilan na yung mga boys doon sa community na parang pinagtangkaan yung mga ka-sex. Parang ganun eh. Tapos hawak-hawak niya yung results. Tapos hindi siya ano. Kumbaga parang may mga boys nga na ano eh na parang ini-invite niya matulog katabi sa kama, 'di ba? Mga ganoon. Tapos eh, ayaw siyang kantutin. Dude, alam mo kawawa nga. Eh. Sa sobrang fucked up nung ano HIV scare nung araw, may time noon nung ano kasi gusto kong mahuli yung babae kung may sakit siya o wala, 'di ba? Galing akong gimmickan noon, may nauwi akong babae sa Malabon. Tapos fina-fuck ko siya. Sabi ko, "Ano? May sakit ka ba?" "Wala, wala. May sakit ako eh. May AIDS ako." Tigilan mo na. Pero masarap, di ba? Tikman mo yung AIDS ko. Ano na sa turn on siya? Lalo na turn on siya. Talaga. Dun sa, pero yung sinasabi ko, minsan pag you're liking it, parang wala ka ng pakialam eh. Actually, kumbaga parang ano pag yun. Pag nawala na yung libog, saka, uy, totoo ba may AIDS ka? Kaya nga yung term na post not clarity. Yun. Diba? So, PNC. Sana nangyayari yan kay Nico David at kay Melo Yap, ha? Post not clarity. Bago kayo bumayo! Tama! Kami ni Jay, concerned lang kami sa well-being ninyo mentally and emotionally. Kaya kailangan lagi may PNC kayo. Mag-jackal muna bago kumantot. Pwede natin kayo siguro, Jay. So okay, mag 1 hour na. Pero dapat ibang pag-uusapan na. Kaya sa next episode na lang natin mag-uusapan. Mag-live na lang tayo pagkatapos. Sige. Sige, okay. Yun na lang muna. Okay. Paalam. We are out.